un giri, un seya, seya. Ayan, ako. outing na talaga. Umaaray na ba kayo mga kapuso dahil sa sunod-sunod na pagtataas sa presyo ng mga bilihin? Sabay, bubutasin pa ang inyong bulsa dahil sa mataas na singil sa tubig at kuryente. Yung pala nakabutas sa bulsa ko, ha? Totoo, kanina ba't bubutas ko? Well, hindi na kayo kailangan masyado maghigpit ng sinturon dahil may isang eco-friendly at budget-friendly technology na ginagamit sa Laguna na magbibigay liwanag sa inyong mga tahanan. Kung ano yan, aba, panoorin natin to. Saan? Ayun. Ito na. Ayan, meron. Sa isang bayan ng Laguna, may mga tahanan dito na ang source of light kakaiba. Sa halip kasi ng ordinaryong bombilya, plastic na bote ang gamit nila. Itinuturing na matipid sa bulsa at eco-friendly ang solar light bulb na gamit ng halos 600 kabahayan sa bayang ito ng Sitio Maligaya, San Pedro, Laguna. Kauna-unahan ito sa Asia dahil ang simpleng environment-friendly na teknolohiya ay dinevelop ng mga estudyante ng Massachusetts Institute of Technology sa Amerika. Ginagamit din ito sa may hirap na komunidad sa Brazil at Mexico. Bukod sa menos gastos, napakadali lang nitong gawin. Ang paggawa ng solar battle bulb ay isang kapirasong yero na nanggagaling pa sa mga junk shop. So, ayan, at binutas na namin ito. At ilalagay natin ang isang empty na botelya na galing din sa junk shop. At ilalagay natin ito siya. Lagyan ng sealant ang bote at yero para makabit ang solar light bulb sa inyong bubong na tatago sa loob ng bahay. Lagyan naman ng malinis sa tubig na may halong bleach ang plastic bottle. Importante ang bleach na maihalo para hindi magkalumot ang tubig. It's a matter of principle of refraction. Yung ilaw, yung liwanag ng araw, papasok doon sa bote and then tuloy-tuloy, ire-refract siya ng bote sa loob. Maliwanag ang araw sa labas, maliwanag din sa loob. Matingkad ang init sa labas, malamig sa loob. Why? Pinifilter ng water yung heat. Dahil sa solar light bulb, itong si Mang Monico ay tuwang-tuwa. Malaki raw ang natitipid nila sa electric bill. Bumaba kasi yung electric bill namin, yung bayarin namin sa kuryente. Na dati ay gumagamit kami na almost 1,000. Nabawasan siya na halos 200 eh. Isa pa, na hindi pa na, hindi napupundi, walang palit-palit. Kung lumabo man halos 2 taon siguro yung tubig, papalitan nila ng tubig. Ang limitasyon lang ng solar light bulb, kapag may araw mo lang ito magagamit at sa gabi, ay kailangan mo na magbukas ng ilaw na dekuryente. Pero ganun pa man, sa panahon ngayon na importante ang pagtitipid, ay malaking ginhawa na rin ang hatid ng solar light bulb sa mga residente ng Sitio Maligaya sa San Pedro, Laguna. Tumataas sa singil na kuryente. Oo, diba? Tamang-tama. At diba? Yung mga materials na kailangan mo, ano lang, diba? Basyo, tubig, ano, diba? Bleach, at saka yung yero. Hindi mabubutas ang bulsa. Hindi. Hindi. Matatahin na yung bulsa. Wala lang malalaglag dyan. Wala lang bulsa. Pero ito ha, kung merong solar light bulb, ito naman, bisikleta, na hindi lang depa dyan. Ano pa? May motor nang pinapatakbo ng kuryente. Yan ang mga mas mabilis at mas malayo ang nararating na e-bikes. Panoorin po natin ito. Need for speed? Ngayong summer, out muna ang mga gasoline and diesel-powered rides. Dahil sa pamagitan ng e-friendly motorized bikes, makapapamasyal na kayo economically. Pinag-aralan namin yung klase ng klima dito sa Pilipinas, anong klaseng bike yung kinakailangan sa road natin, tsaka anong klaseng bike yung magugustuhan ng mga Pilipino. Ang e-bike ay isang alternatibong sasakyan for all ages. May stylish look ito gaya ng ordinaryong bisikleta. Pero hindi ka mapapagod, kakapedal, dahil may motor itong debaterya. Para itong scooter pero ang kaibahan lang, wala ito nakasusulasok na usok na ibinubuga. No, ini-import namin ito galing sa China. But ina-adapt nito yung mga design ng bike dito sa Pilipinas. Ang ala scooter na bisikleta ito, okay gamitin na pang road trip ng buong pamilya at barkada. Kailangan lang i-full charge lagi para makatakbo ng 3 hours o 80 kilometers na may layong mula Quezon City hanggang Pampanga.
ang hours naman ng charging time is 4 to 7 hours ang full charge niya. Then, yung charger natin, safe naman siya, nag-automatic off siya pagka full charge siya. Pero kung sakaling maubusan ng kalga ang baterya, no need to worry dahil ang inyong e-bike, maaari pa rin mapatakbo gamit ang mga pedal. Ride the e-way. Sa mga sasakyan tulad ito, menos gastos ka na sa gas, makapapamasyal pa kayo ng todo-todo.